I think Jerald and Mikoy are two of the actors na aabangan natin at magtatagal pa sa industriya nito dahil napakagaling nilang dalawa. Ano ba? Wala naman po kasi kahit papaano pre-pandemic naman siya. Medyo, so I think, 80%. Okay. Opo. Opo, nakapag ano. Actually, yung dubbing po namin, ano na eh. Yun pa lang yung umpisa ng pandemic eh. Oo, oh, yun lang po kami. Yun pa lang po. Ang naudlot lang po siya sa post-production. Doon lang po siya medyo naudlot. Kasi I think that was the first ECQ sa Pilipinas. So, hinintay po mag-MECQ. So, naudlot yung mga dubbing, yung mga editing, kasi po hindi pa bukas yung mga production offices. Pero, wala naman po masyadong challenge. Ang challenge lang po sa amin ni Mikoy dito is kailangan at par kami with Janno Gibbs kasi Janno Gibbs. Kailangan masuportahan namin yung Janno Gibbs kasi Pedro Pinduko yan eh. Tapos, siya yung Mang Jose na pinapatugtog namin nung mga nag-aaral pa kami. Iconic pa lang po eh. The song itself is very iconic. Tapos, may icon pa nagaganap. So, meron kami ni Mickey na parang, buti na lang kahit papaano nakakatawa tayo, no? May ganong. Kahit papaano, kilala naman yung humor ng isa't isa. So I think yun lang yung challenge pero hindi siya challenge in a bad way na nahihirapan kami. Challenge na marami pa kami natutunan kasi pag si Kuya Janno very collaborative po. Thank you. Can we hear from Mikoy? Yeah, opo. At tita actually yun nga rin po yun yung binanggit ni Jen na pagiging collaborative ni Kuya Janno. Noong una medyo nakakasindak kasi kasi parang ako naman bilang nasama dito sa project na to. Na-intimidate ka? Na-intimidate ka na Janno? Na-intimidate ako na una kung gaano ka collaborative at kung gaano ka na ganun magdala si Kuya Janno pag tagal ng project. hindi siya yung tipong salang balik sa tent eh. Talagang we really talked about our scenes and then we and even outside ng pelikula yung mga balak namin gawin, marami ring nabuo. And ayun, yung collaborate, yung pagiging collaborative niya and ng buong production and then si Jay pa na napakatalas ng utak. ang nakakapanibago for me dahil this is not my comfort zone. These aren't the people I'm used to working with. Yet parang na, medyo may slight pressure sa akin noong una na to really step it up and to really think outside the box and bukod dun sa binibigay lang sa amin. Yun siguro yung isa sa mga pinaka-challenge na ako personally na hinarap ko sa project na. Ako basically yung idea na magkakasama kami na enjoy ko na eh. Oh. Nung sinabi po na si Kuya Janno tapos may Mikoy, sabi ko ay masaya to. So na-enjoy niya. Alam, wala na kagad pressure na matatapatan ba natin yung pagka-hype ng kanta? Kasi yun, maski po sa Rock of Ages, yun yung nung nagte-theater ako, hindi yun yung laging problema. So pag sobrang sikat ng kanta, ang problema, kailangan matapatan mo yung hype niya. So meron ako na, hindi, Janno Gibbs, Mikoy ako. Okay to. Tapos team pa nila direct Dan, tsaka ni Direk Tonet. Tapos makulit din yung director namin, si Rain. Yung black comedy niya, malakas eh. So meron akong, at enjoy itong trabahong to. So pag, ang masaya sa akin, pinaka na-enjoy ko yung ano, pag nakikita ko na costume si Mang Jose, tapos ako yung sidekick, minsan nanonood lang talaga ako, hindi ako maarte. Kasi, pangarap yun eh, pangarap ng isang lalaking bata yun dati na, makasama ka man lang sa isang superhero movie, diba? So solid. Mikoy. Ayun. Well, medyo nung nagsama kaming tatlo parang kay Jay, actually medyo nabitin nga ako sa mga eksena namin ni Jay kasi
parang nag-expect ako na shit, makapaglaro kami dito. Pero konti pa lang. With Kuya Janno, na yun nga, na na-push ako na to really be up on my game. Dahil ang daming nanganganak na mga eksena. Ang daming nanganganak na mga linya pag nandun na with him. iba pa yung ano eh. Nung unang script reading pa lang, medyo ang dami na nadagdag with him. Tapos sa actual set pa mismo. And that's what I've been, that's what I strive for, to be an environment. So, ayun, na parang yung ending naman eh, lumabas naman yung mga totoong gusto naming ipalabas siguro sa mga eksena na ginawa namin. No, Kuya Janno. Sir Janno. Ako, it's a pleasure working with two of the most promising young actors we have today. Ang saya, syempre nakakabata for me na dalawang younger than me ang mga kasama ko. So sa set, parang bumabata na rin ako. And yun nga, dagdag ko lang na I think Jerald and Mikoy are two of the actors na aabangan natin at magtatagal pa sa industriyang ito dahil napakagaling nilang dalawa. Basically, huwag kang matakot na maglagay ng input mo. Especially kung alam mo naman yung role. Tsaka alam mong makakatulong dun sa trajectory ng role. Kasi ano, yun yung, nung nagtrabaho kami ni Kuya Janno sa Pac Boys, pili mo Andrew E., Janno, Dennis Padilla. Doon ko unang na, ano yung sarili ko na, ganun pala yun. Tapos, bubulong yan sila Kuya Janno. Jay, kung mayroon kang hirit, hirit mo lang. Hirit mo lang, sasakay kami. So yung leeway for creative yung comedy medyo kailangan alam mo rin nagtatrabaho ka rin na meron ka ring alam na input na ibibigay at saka open ka rin for ka-eksena na may ibibigay din na ganun. Yun natutunan ko sa kanila kasi meron din siyempre may konting ano eh may konting alam mo yung pagka-eksena mo yung tatlo. Meron kang konting tahimik. Hindi mo napapansin ko yung sarili ko, may konting tahimik sa gilid, ngiti-ngiti. Parang gano'n. Ayaw mo magkamali eh. Diba? Pero nung sila mismo yung nagsabi sa akin, na, sige, bitaw ka lang. May naisip ka bang joke? Sa uli, punchline natin yan. So, yun yung natutunan ko na ang comedy kasi, ano yan eh, open yan eh. Para yung minumolde mo talaga dapat yan eh. So, yun. Nagpapasalamat ako. Sa akin naman yung pagiging collaborative mo na hindi lang dapat dun sa creatives or sa production mo na syempre na given na comedy yung situation or comedy yung material, pinakita ni Kuya Janno talaga na kapag comedy yung material mo at yun yung hinihingi sa'yo ng hinihingi sa'yo, na kailangan pinakita ni Kuya Janno yung importance na stating your leeway, yung parang yung space mo na kung saan ka pwede maglaro. Dahil, o nga naman, kung wala yun at kung susundin mo lang yung material, bakit ikaw pa yung komedyanteng kinuha nila, di ba? O bakit ikaw pa yung actor na kinuha nila? So in that sense, mas nagiging collaborative na hindi lang for you and the production and the minds behind the material, but also with your co-actors na share sa akin ni Kuya Janno yung space na yun eh, na kung ano yung ilang taon na niyang pinaghihirapan sa industriyang to. Parang nakasawsaw ako doon eh. na oo nga, ganito nga talaga dapat na may ganun kang freedom, may ganun kang level of expression to make the material given to you even work more. So yun. Actually, marami rin akong natutunan sa kanila. My style of comedy is ano, old school, syempre. So, nakikibagay din ako sa kanila dahil iba yung klase ng comedy nila.
new generation na yung comedy nila. I think their comedy is more natural, mas totoo, play for truth, ganun. Ganun ang comedy nila. So, natututo din ako because I need to improve also. I need to go with the times. So, ayun. Natututo rin ako sa style, sa bagong style nila.